Sana may lumapit na kalapate. So, let's talk about boys. Before this relationship, yung mga past boys ko, sabi nila pusong bato daw ako, and then, pero parang ganun nga. Kasi, ang taas talaga ng standard ko when it comes to boys, to men, sa mga naging karelasyon ko. Meron talaga akong hinahanap. Yung word na responsible, yun. Actually, yung loyalty tsaka trust, parang hindi. Kasi, matapang yung image ko eh. Matapang yung character ko. So, medyo may pagkatakot sa akin yung mga guys. dating, madali ako i-date. Kahit ano lang, pwede ako i-date. Why? Kasi, lalo na pag gusto ko yung guy, lalo na pag nagbigay ako ng hint. Kasi, yung mga guy naman, takot naman yan, torpe naman yan eh. Takot silang mabasted. So, maghihintay sila ng hint sa mga babae na may chance sila. So, once na nagpasantabi sila ng, uy, may magandang palabas, or uy, maganda yung kainan doon, uy, may tinda si Aling ano na gento, ano na yon, way na yon na parang gusto ko niyang masolo, di ba? So alam ko lahat yon, madali akong makaramdam ng mga ganong patwitams. So kahit ano lang, minsan biglang, uy, kita naman tayo, you're something, na kahit ano lang, okay lang ako doon, madali akong ma-date. And then, kapag gusto ko talaga yung guy, syempre may next move doon. So, diba, it's either you kiss him, you let him kiss you. Okay, hindi, marami kasi akong nakikiss, pero hindi naman ako nagre-return ng kiss. Kasi nga, ewan ko, marami pang dapat alamin sa kanya. Pero since parang stranger siya, mahilig ako sa strangers. Yung sabi nila, don't talk to the strangers. Pero kalimitan ng talagang nakakarelasyon ko is strangers. Yung mga kumakain ng taon na karelasyon ko is strangers talaga sila. Kasi parang pagkapit bahay ko sila, or katropa ko sila, or kakilala ko sila, wala na yung excitement. Yung kilala ko na sila eh. Ano pang aalamin ko? Eh alam ko na, alam kong gago siya. Alam kong mabarkada siya, alam kong sira ulo siya, alam kong barkada siya ni ganito. Ayoko din nung may masasabi yung mga tao na, syota mo yan, eh ganito yan eh. Hala, dinate mo si Gento, ganyan yan eh, Gento yan. Alam mo bang jowa yan ni ganito? Yung andaming masasabi, ayoko talaga nun. So, mostly talaga stranger sila. Yung nakasama ko sila sa work, yung hindi sila kilala ng mga kakilala ko. At the same time, I try na hindi ko sila isinasama sa tropa ko. Iba yung tropa ko sa jowa ko. Laging ganun. And then later on, kapag nag-demand yung jowa ko, tsaka ko siya parang unti-unti, or minsan wala naman choice kasi nasalubong mo sa daan, so ipapakilala mo. Pero hanggang dun lang, walang magiging closeness. Kung meron man, like yung mga naging jowa ako sa trabaho ko dati, may limit yon. At mga kaibigan ko may limit. Alam nilang hindi ko isinasali sa tropa ang jowa ko. Like may gimmick kami, hindi kasali ang mga jowa ko. Bakit? Kasi maloko akong tao eh. So ayokong ma-flirty akong babae. At syempre ang pini-flirt ko is lalaki. So kung isasama ko yung jowa ko doon sa gimmick, paano ako mag-e-enjoy? Diba? Eh, mahilig ako mag-enjoy. Mahilig ako mag-asar, mahilig ako mag-flirt. So hindi talaga kasama ang jowa sa tropa. Magkaiba talaga yun. So yung ibang mga tao or yung mga friend ko na sinasama nila yung jowa sa tropa, is okay lang, bilib ako sa kanila, pero ayokong gawin yun, hinding hindi ko gagawin yun, ayoko yung gawin. I mean, sasama ko yung
yung jowa ko sa grupo ng tropa. Pero alam mo, yung parang nakabukod siya. At alam ng jowa ko at alam ng tropa ko na may limitasyon ng bawat salita. Diba? Ayoko ng mga vulgar, ayoko ng pinag-uusapan yung mga malisyoso o below the belt na ginawa namin ng tropa ko. Ayoko ng ganun. May pagkamanang ako in a sense. May pagka-conservative ako in a sense. Gusto ko laging nasa lugar. Ayokong yung minsan yung mga lalaki na sabihin, eh sabi ng tropa mo, gento, gento, ganyan, ganyan. Alam mo yung mauuwi na sa away? Sabi ko, ang tanga mo. Siyempre, lokohan yun. Sabi niya, hindi, totoo yun. Eh, totoo pala, di break na tayo. Ako ganun nagdadako. Mahamon talaga. I love to bet. I love to dare. O di mag-jowan, mag-break na tayo. Ganun na ako. Tapos, kinabukasan, hindi na ako kakausapin. Kung katrabaho ko siya, hindi ko na siya kakausapin. O, eh, siya naman yung parang tanga na ganyan. Sabi ko, oh, di ba naniniwala ka sa kaibigan ko? Di doon ka. Sabi ko, break na tayo, nakakala. Magwapo ka. Sabi kong ganun. Kung mukha lang din eh, ang dami namang mukha dyan. Maganon ako. Mayabang ako in a sense na huwag mo akong aapihin. Talagang hindi ako nagpapatalo. Ewan ko ba? Ito yung ugali ko. So, pagdating sa mga boys, napaka high standard ako. I mean, madali akong makarelasyon. Tapos, marami kasi, alam mo yung mga lalaki na mahilig mag-promise. Hindi man promise, pero marami silang sinasabi sa'yo na ikaw naman is dahil gusto mo siya or dahil feeling mo kayo na, naglalakbay na yung diwa mo ng imahinasyon, di ba? Tapos, all of a sudden, magbabago yun. Di ba? Yung, like, sa umpisa, liligawan ka niya, yayayain ka sa ganito, sa ganyan. Tapos pag nasa loob na kayo na relasyon, sinagot mo na siya, kayo na, andyan na yung, ay hindi tayo pwede pumunta dyan. Andyan na yung, ikaw na ngayon yung alam mo yung, ikaw na yung parang nakikiusap na, uy, maganda yung palabas sa sinihan, si Bea Alonso. Tapos sasabihin niya, eh kasi, kailangan kong ganito, ganyan, ganyan. Si tatay kasi, ganon, ganon. Alam mo yung, parang ikaw na yung nakikiusap. Ayoko ng ganong sitwasyon. So, sooner than later, lumalayo na ako. Hindi ko naman kayang i-break yung lalaki. Hanggat nandiyan siya, ha? Hanggat umaaligid siya sa akin. Kasi parang nakakaawa naman. Kasi parang, alam mo yun, parang ayoko na sa kanya, pero nakakahiya naman na parang ano ka lang, yung parang magbumuka akong playgirl. Pero, alam mo yung natatabangan na ako sa kanya. Ayoko na. Nawala na yung fun. Eh, mahilig ako sa fun. Mahilig ako mag-enjoy. Mahilig ako yung masaya. So, pag nawala na yung ganon, yung labas-labas, yung hindi niya na ako tinitext, hindi, pero bibigyan ko siya ng panahon or magsasalita naman ako for him to remind something. Pero may time talaga na may lalaki na makapalang mukha. Alam mo yun? Na parang, duh. So ako, bigla na lang ako mawawala. Nagdi-disappear ako. Mahilig ako mag-disappear. Kasi hindi worthy eh. Alam nyo yun? Huwag kayong mag-stay sa lalaking kayo na yung nakikiusap. Kasi in the first place, kahit tayo yung nagbigay ng hint sa kanila. Kasi magbibigay tayo ng hini para lakasan yung loob nila. Pero makikita mo naman sa kanila na gusto nila rin tayo. Kaya magbibigay tayo ng hini para mas lumakas yung loob nila na lapitan at kausapin tayo, di ba? Pero pag nawala na yung parang panliligaw, kahit nasa loob ako ng relasyon at hindi na niya ako parang nililigawan. Kasi minadali ko yung proseso, di ba? Bakit pa magtatagal? Eh, ramdam mo naman na gusto ko ng lalaki. Oh, eh gusto mo rin siya. So, ba't mo papatatagalin? So, sa loob ng isang relasyon, gusto ko pa rin yung nililigawan ako, nilalambing ako, niyayaya ako sa ganito, sa ganyan. Pag nawala yun, ay, talaga, magdi-disappear din ako. Ayoko talaga nun. Ayoko nung parang ako na yung nakikiusap, yung parang, diba sweldo? Bakit hindi tayo manonood ng sine? Diba gento? Bakit ganyan? Bakit? Nasaan ka ba?
asan ka na? Tapos sabihin niya, nasa tropa. Ba't ka nasa tropa? Di ba alam mo hinihintay kita? Bakit hindi ka nagpa... Ayoko na ng mga ganong conflict. Pag nagsimula na akong maganap, magtanong, magsalita ng hindi nakaaya-aya, nagsisimula na rin akong mag-isip kung paano ka ichuchuki sa buhay ko. Paano ka aalis? Hello, di kita kailangan, lumayo ka. Baka mamaya yung the right guy ko, yung the one, eh lumagpas na dahil nandiyan ka sa buhay ko. So madali ko silang dinidisappear. Or ako talaga ang nagdidisappear. Kasi it's a waste of time. Waste of time talaga. So, sa dami, ang dami kong karelasyon gano'n na bigla na lang umalis, sinayaan ko silang umalis, pumuntas daw sila sa ganito. Sige, okay lang, sige, go. Okay lang, sige, punta ka. Oo, okay lang ako dito. Oo, sige, tawag ka na lang kung kailan mo gusto. Pag gumanon na ako, yung guy hindi eh. Kasi akala nila binibigyan ko sila ng freedom. Akala nila okay na sila. Akala nila naiisahan nila ako. Yun. So, hinahayaan ko yung isipin nila na naiisahan nila ako. So, hinahayaan ko yun. Tapos, bigla nila parang wala. Pag sinabi, Tol, may ano ka? Hindi, wala na kami nun. Binrake mo? Kung hindi, wala lang. Iyaan mo na yun. Tagal na nun, wala na yun. So, ang dami pong mga karelasyon ko sa nakaraan na wala akong closure. Tapos after 2 years, after a year, after 2 years, makikipagkita ako. Kasi gusto kong malaman kung nagkamali ba ako. Pero, the same thing, pag nakita ko sila, the same thing pa rin kung paano ko sila, kung ano yung dahilan kung ba't ko sila iniwan, yun yung mararamdaman ko once na na-meet ko uli sila. So once yun ang na-meet ko, naramdaman ko uli, pagka-meet ko sa kanila after years, and then only I will tell to myself na wala akong dapat pagsisihan. My decision is always right. To leave them alone, na mag-enjoy sila kung saan sila gustong pumunta, mag-aaral sila sa ganitong lugar, yung nanay daw nila, ganito. Sige, okay. Go. Yeah, sige, doon ka sa inyo. Leave me alone. I'm at peace by being alone. Which is, tama naman yun. So, until, eto nga, until 2010, although nakakapagod yun, guys. Nakakapagod na bagong relasyon na naman, then, maghihintay ka na naman ng oras, ng panahon, ng taon, then expected mo na naman, siya na yung guy, then all of a sudden, pareha lang ng dati. Nakakairita na, nakakapagod. So, by 2010, luckily, dumating ang tamang tao sa buhay ko. So, ngayon, tututusin na, 11 years na kami ngayon, and nililigawan niya pa rin ako. Kasi, yung mga lalaki, kayong mga lalaki, huwag niyong isipin na porque asawa niyo na kami, kalibin niyo na yung mga babae, katabi niyo yung mga babae, patay na patay sa inyo yung mga babae, pero wala kayong, hindi na kayo nag-e-effort, hindi na kayo naglalambing. Kung tanga yung babaeng karelasyon nyo, apakaswerte nyo. Pero may mga babae talaga na, lalo na ngayon na nagigising na ang mga babae, tumataas na yung woman empowerment, maghunos dili kayo. Okay? Kasi ang dami na rin na naririnig ko at nakikita ko sa television na lumalakas na yung salitang solo na lang yung mga babae, na hindi na daw namin kayo kailangang malalaki. Ako hindi. Never ako nag-agree doon. Diba? Kailangan ko ang lalaki. Diba? Kailangan ko dumipende sa lalaki. Magkakaiba kasi ang ibinigay na katangian ng Diyos sa isang lalaki at sa isang babae, at dapat silang magsama to be one. Yun yung power of love na sinasabi ng Diyos. So, kaya kayong mga lalaki kayo na parang masyado kayong maigo, na patay na patay sa inyo yung babae na yan or something na ganyan, hindi po pwede. Dapat po bigayan. Dapat may limitasyon, bigayan. Yung pagmamahal, hindi yan mawala. Yan yung pinaka
key ng isang pagsasama, love. Love na hindi nyo ginaganit yung, ewan, paano ba. Pero, you will find it out. Kapag the right one is there, kapag yung totoong, yung tamang tao, eh, napunta sa'yo, everything will be clear. Magre-reset ang buhay mo. Mawawalang lahat ng galit mo, yung inis mo, yung problema. Magre-reset ka. Kapag tama siya, kapag siya yung bigay ni God, magre-reset ka. Pero, hindi porke ibinigayan ni God na ganyan lang, is hahayaan mo siya. Iligay mo siya sa tama. Iligay mo siya sa tamang batas, batas ng tao at batas ng Diyos. Kung talagang walang hadlang, huwag kayong magpahadlang sa pera. Yung gusto nyo ng magarbo, yung gusto nyo yung maraming kayong pakakainin tao, yung maraming magkukwento ng tungkol sa inyo, huwag ganun. Okay? Itlagay nyo sa tama yung relasyon nyo. Magpakasal kayo, walang handa. Tama na yung isang kilong pansit. Magsimba, pasalamat sa Diyos. Pero, di ba, ilagay nyo sa tamang batas. Batas ng tao at batas ng Diyos. Kasi kailangan nyo ni. Kailangan nyo to fulfill the magkaroon ka ng sagradong pagkatao. Di ba? Kasi pag, mayroon at mayroong sasabihin ng mga tao. Like ako, may sasabihin at may sasabihin ako sa'yo. So, gawin mo tama yung relasyon. Di ba? Di naman kailangan mag-gown ka kagaya ni Heart Evangelista or ni Vicky Bello eh. Normal lang tayong tao, hindi tayo kasi yaman nila. So, iayon mo lang yung tama sa'yo. Diba? Walang handa, pansit at pandesan, okay na yan. Importante. Diba? Kinasal ka. Diba? Ngayon, kung kinasal ka man, at naaapi ka, napapabayaan ka, inaapi ka ng partner mo, ginugulangan ka niya, tinatrato ka na niyang hindi tama, iwanan mo. Diba? Sabi nga ng, hindi ko alam kung Bible or something. Diba? Kapag kasi nasasaktan ka, kapag kasi hindi ka masaya, ako I believe na hindi yun ang bigay ng Diyos. Ipinilit mo lang. Diba? Wag nating pangunahan yung Diyos. Kasi in right time, the right person will come. We have to wait and be patient. O, diba? Hindi ako naging pasensyoso. Kasi, or pasensyosa. Kasi nga, madami rin akong tinanggap eh. Pero hanggat maaari, lahat nung tinanggap ko, alam ko kung paano alisan. Diba? Hindi ako takot maging loser. Hindi ako takot mapahiya. As long na decision ko yun ah, akin lang yon. Pero pag nangialam na yung ibang tao, eh magmamaldita na ako, di ba? Parang, hello, pinakikilaman mo buhay mo, look at your life, duh. So, magmamaldita na ako. Pero kung ako, at ako lang din, I know how to say no, I know how to control myself, I know when to be quiet, at alam ko rin, kapag pinabatukan ako ng Diyos, mahilig ako sa mga senyales, mahilig ako sa mga anumang chu-chu-chu-chu yan ng mga hocus-pocus or mga ultimo lipad ng kalapate, ultimo kung ano man yung imahin sa langit. Napapansin ko lahat yan. Mahilig ako sa ganun kasi I know that God is speaking to us in a very, very unexpected way. Diba? So, hintay lang kayo. Be patient. Enjoy your life. And the right one will come. So, thank you for my love. Kasi, andito pa rin siya sa akin. At wala siyang tigil sa pagkarinyo. At pagbibigay ng mga maliliit na bagay na kaya niya. At yun lang naman ang kailangan ko. Kung ano lang yung kaya. Kung ano lang yung nararapat para sa amin. So, shout out for my love of my life. I love you so much, hubby.